Hello everyone, and we are still here in Boracay. So mag-aminan muna tayo, guys. Umamin kayo na kapag ka nagpa-plan kayong pumunta dito sa Boracay, isa sa mga hotels na una ninyong tinitignan ay ang La Carmela de Boracay. So nag-iisip kayo, worth it pa rin bang mag-stay dito? So this episode po is for you. Pero syempre bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming Facebook at Instagram. Ako po si Mel. Tayo sa May La Carmela de Boracay. Nandito tayo mismo sa may pinaka beachfront nila. And it's 12:30 in the afternoon, guys. Sobrang init. So pinakita ko na kaagad sa inyo kasi mamaya marami na rito ang tao. So una, nahihiya din naman ako mag-vlog kapag ganyan marami ang tao. So guys, look! Oh, di ba? Ang ganda rin ng beachfront nila. Pero nga, gaya nga ng lagi ko sa inyo sinasabi, pagdating kasi ng hapon, isa ito sa may mga pinaka-crowded na beachfront area. So ayan, ito na yung La Carmela de Boracay. So pasok na tayo, guys, kasi ire-resort at i-room tour ko na kayo. So dito nga pala sa La Carmela de Boracay, yung pinaka-restaurant nila, nag-offer din dito ng buffet dinner every night. So hindi ko na maalala kung 349 or 399. So ito kaagad yun, guys. Pagpasok nyo, ayan, oh, nakikita nyo kaagad. Nandito yung kanilang pinaka beachfront na pool. Look here. So kung naalala nyo dati, nung bago pa yung La Carmela de Boracay, sobrang let lang ng pool nila, parang portable lang. Sa true lang. Pero ngayon, eto na siya, guys. Mas maganda na siya. And then beachfront na siya. So Instagrammable na din naman siya. So papakita ko siya sa inyo, guys. So ito na yung pinaka pool area ng La Carmela de Boracay dito sa may beachfront. So guys, signan nyo naman, Instagrammable na din siya. So ang kulang na lang gawin na itong sky pool, diba? So mas malaki na siya. Kasi gaya nga nung sinabi ko sa inyo, nung bago pa to, way back before, 10 years ago siguro, maliit lang talaga yung pool nila. So ngayon na yan, malaki na siya. And dalawa nga yung swimming pool nila. So hahanapin pa natin. Hindi ko kasi alam kung nandun sa may east or nasa may west wing. So guys, talaga, maganda na yung swimming pool dito sa may La Carmela de Boracay, in fairness. Guys, nandito na tayo sa may pinaka-reception area. So, nasa may pinaka-dulo lang siya. And then, makikita niyo kaagad dito, oh, nandito yung mga pictures ng mga artista na nakapag-check-in na dito. Kaya nakita ko si Dimples Romana. And then, sino pa ba mga kilala ko dito? Wala na akong kilala. Oh, si John Boyd Cruz, guys. Oh, nandito din. Sino pa ba? Oh, sino nga to? Aljor Abrenica. So diba, ito na nga si Tito Boy. Sabi ko nga sa inyo, nakilala ko itong La Carmela de Boracay before dahil kay Tito Boy. So ito yung pinaka-reception area, dito kayo mag-check in at mag-check out. So guys, ayan. So lakad lang tayo. Paglabas nyo dito, ito yung pinaka-lobby nila. So pag dito kayo maghihintay kapag hindi pa prepared yung room ninyo or kapag ka nag-check out kayo. Guys, ayun yung pinaka-reception and then ito yung pinaka-lobby. And then lalabas lang kayo rito, diretsuhin nyo lang. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, na paglabas nyo dito, ito yung eskinita na papunta doon sa may Station X, yung doon sa may U Hotel. And then, pag diretsuhin nyo nga ito, ito na yung beachfront. So, ito yun ha. Ito yung La Carmela de Boracay na main building. Dito kasi tayo naka-check-in. And then, ito yung east at saka west wing naman. So tara, pasukin din natin. Hanapin natin kung nasaan yung swimming pool. Galing na tayo dito. Meron din pala ritong reception. And then, meron din ditong lobby. Guys, ang laki. So kung gusto nyo mag-check-in or mag-check-out daw dito, pwedeng-pwede din. Kasi nga, naka-centralized naman sila, naka-system. So mas malaki dito kesa doon. Ito yung ata yung pinakabago nila na building. So, mas malaki siya, guys. And then, pakiramdam ko, mas bago yung mga rooms dito. Kasi mamaya, papakita ko sa inyo yung room ko, guys. Kasi syempre, no, nakapag-check-in na tayo, nakita ko na. So, i-share ko lang din sa inyo. So, tara, pasok muna tayo. Hanapin natin kung nasaan yung kanilang swimming pool. Ito na pala kagad yung swimming pool. Meron pa akong sinasabi nga, hanapin na hanapin. Ito na yung kanilang swimming pool. Ito na yung pool area nila. So, ah, paano ba? Okay din naman.
malaki-laki na rin naman. And then tignan nyo nga, oh, by this time wala rin namang nagsuswimming. So ayan. Ayan ha guys, hanahanap na natin yung dalawang swimming pool nila dito. Isa nandun sa may main building, nandun sa may beachfront. And then ito nga, nandito naman sa may west building. So pasok na uli tayo dito sa main. Ayun, tatawid lang kayo guys, diba? Kalok. And then, puntahan na natin yung room natin para may pakita ko na sa inyo. Nandun tayo sa may fourth floor. And then, maganda rito guys, meron siyang lift. Ayun. So okay lang kayo na nasa may fourth floor tayo. Let's mag-room tour na tayo. Guys, nandito na tayo sa loob ng ating room. So, ito kaagad pagpasok nyo, nandito yung kanilang cabinet. Ayan. And then dito sa may ilalim, nandito yung kanilang safety deposit box. So, malaki naman yung cabinet nila. And guys, dito talaga ako naloka kasi ito yung first time na nakakita ko ng hotel na sa loob mismo ng room. Merong ganitong kalaking trash bin. Guys, Diyos ko, ang laki. Talagang parang pambahay na pambahay talaga siya. Ang laki talaga, guys. So, diretso na tayo dito sa CR. Gusto ko na kagad sa inyo ipakita yung CR. Kasi sa CR, ganun din. And then, look, guys. Oh, diba? Meron pa ditong pa-stair. Ayan, guys. Sa loob, may napakalaki rin trash bin. Talagang grabe. Pang one month yata. Ayan sa may space. Lalo na yung doon sa may CR. Kasi tignan nyo, ito yung toilet. And then katabi-katabi nyo yung napakalaking trash bin. So, madidikitan nyo siya pag upunin nyo. So, pagpasok nyo guys, ayan, nandito yung kanilang sink. And then, meron sila ritong shampoo. At saka, meron din silang soap. Ayan. And then, ito syempre may mirror, no? Tapos, ito yung kanilang shower. So, ayun. So, paano ba? So actually, ang totoo, medyo luma na talaga siya. Sabi ko sa inyo, di ba, nung naglalakarmela kami, medyo ito yung kasagsagan niya. Yung lagi siya pinopromote niya dito, boy, sa by the bus. Ayun. So nung time na yon hindi pa ganito. Ayun guys, so makikita nyo. Meron ng mga marks na ganito. Ayan. And then, kahit yung sa may, ayan, yung sa may shower, meron ng mga kalamang. So, actually, pagpasok na pagpasok nyo pa lang ng room, makikita nyo kaagad na medyo old na nga siya. But anyways, so tignan pa natin. Kasi, ang one thing naman na maganda dito, talaga napakalamig ng aircon. So, labas na tayo. Itong part na to, bet ko to. Kasi nag-effort silang maglagay dito ng table and chair. So, di ba? Masarap kasi may ganito. Meron kasi mga rooms na wala ng ganito. So, ito maganda kasi dapat talaga merong lugar na pwede kayong magkape, kumain. So, ito. Approved to sa akin. And then, here, meron sila ditong TV. Tapos, meron pa sila ditong mga pa-cabinet. Tapos, meron pa rin sila ditong initan ng tubig. And then, my mini fridge. Yung kanilang bed. It's a queen size bed. So, in fairness naman, malambot din siya. So, masarap tulugan. And then, apat yung unan, hindi tinipid. At malambot din. So, okay na okay yun kasi komportable-komportable tayong makakatulog. Kasi ito yung sasabi sa inyo, guys. Ito yung AC nila. As in, malamig talaga siya. Pagpasok nyo pala, alam nyo. Kasi minsan talaga ganun eh. Merong hotel na pagpasok nyo, hindi nyo kagad mararamdaman yung lamig. Ito, pagpasok nyo palang, mararamdaman nyo kagad. So, ibig sabihin, it's working very well. Tapos ayan guys, meron tayo rito pa-window. So, standard room lang kasi itong pinili natin. So, nasa 2,100 nga siya, gano'n sinabi ko sa inyo. At ito yun, guys. Ang totoo, para akong nasa may attic. Ayan, oh. Tapos may bintanang ganito. O, diba? Very Princess Sarah yung dating ko. Nakala ko, Tracy Princess Sarah. So, ayan, kasi diba ganito yung itsura niya? Kung napapanood niyo siya, you know, mga batang 90s. Diba gano'n? Nasa may attic. Tapos, meron ditong window. Tapos, dito,
siya makikita nung monkey, nakalimutan ko yung pangalan nung monkey, kaya siya nakita nung kaibigan ng papa niya. At grabe, kaya pinagkwentuhan daw talaga natin ng Princess Sarah. So anyway, so ito na mismo yung room niya. So it's 2,100 nga, gaya nga ng sinabi ko sa inyo. So kayo na ang bahala kung sa tingin niyo worth it pa rin na mag-stay dito sa Mela Carmela de Boracay. Kasi ako talaga dati, nung nagsisimula pa nga yung La Carmela, talagang pangarap namin na dito mag-stay. Kasi diba dati sikat na sikat siya. Ito na nga yun, hindi na siya katulad nung dati na kapag sinabing La Carmela de Boracay, parang, ay, ang social naman, nagpunta ng Boracay, tapos sa Mela Carmela de Boracay. So yun yung naiba ngayon, kasi diba, let's face the reality, hindi na ito yung isa sa pinakasikat. Although, ito pa rin yung isa sa may pinakakilala. Kasi nga, ang dami pa rin dito nag-check-in kasi mas mura and din napakalaking hotel talaga. And then, ako nga pala guys, so pag-check-in na pag-check-in ninyo, bibigyan kayo ng stab. Ay! Nasapo ko. So, bibigyan kayo ng stab. Ito yung papakita ninyo sa my breakfast tomorrow. It's a buffet breakfast. So, kapag wala kayo nito, hindi kayo papayagang mag-breakfast. So, kung ilan kayo, yung ibibigay sa inyo. So, ako sinabi ko, dalawa kami. Kaya, dalawa yung aking stab. Para hindi na maging masyadong mahaba pa itong vlog natin, i-insert ko na lang yung magiging breakfast natin tomorrow. So, guys, ito na yung video ng buffet breakfast dito sa Mela Carmela de Boracay. Sa may mood tayo na mag-review. So, i-review natin siyang mabuti para pumasa tayo sa exam. Charot! So, eto na yon. Simulan natin sa amenities. So, yung swimming pool niya, yes, meron dalawang swimming pool. Pero magiging pinaka-worry ko lang kasi doon, napakarami kasing guest dito sa Mela Carmela de Boracay. So, for sure, may time talaga na mapupuno yun. Especially yung nandun sa may beachfront area. Lalo na kapag ka-sunset na. Kanina, wala masyadong tao kasi nga tanghaling tapat. Dating naman sa may room, dito sa may main building, ito na nga kasi yung pinakaluma. So yes, medyo luma na siya. Pero ang maganda dun, komportable pa rin naman siya. Kasi komportable yung kama natin. And then sabi ko nga, malamig naman yung aircon. And one night lang naman tayo dito. And then may kasama naman siyang free buffet breakfast. So this is the verdict, guys. So sa halagang 2,100 a night, sulit ba dito sa Mela Carmela de Boracay? Ang totoo, guys, ako kasi pag basta lumagpas na yan ng 2,000 pesos, medyo namamahalan na ako. Kaya nagdadalawang isip talaga ako or naghahanap talaga ako ng iba't ibang option bago ako mag-book. So, ganun na lang din yung gawin ninyo. Hanap kayo ng iba pang mga hotels na same yung price range. Yun, nasa may 2,100 to 2,500. Depende kung magkano yung budget ninyo. And, take note guys ha, beachfront itong La Carmela de Boracay. So, hanap kayo ng katulad niyang mga hotels. And then, tignan nyo, halimbawa, 2,500 yung isang hotel na nakita ninyo. So, tignan nyo, mas maganda ba yung amenities? Tapos, mas okay ba yung room? May enjoy ba ng kids ninyo kung meron kayong mga kasamang mga chikiting? And then, kung mag-jowa lang kayo, kapag ba nagkulong kayo ng kwarto, mas magiging komportable ba kayo? Yung mga ganon. So, tignan nyo mabuti. Kasi kung mag-a-add kayo ng kaunti, and then, mas may enjoy nyo naman. Why not? Diba? Lalo na kung mahaba ang stay. Ito kasi, one night lang naman ako, so dead man na. And ang totoo naman kasi dyan guys, talagang nag-check-in lang naman talaga ako dito sa Mela Carmela de Boracay para lang ipakita sa inyo kung magiging sulit ba yung pera ninyo, kung ano yung itsura niya na, kung ano yung experience kapag ka ngayon kayo dito nag-stay. So sana po na-enjoy nyo itong video na ito at sana meron kayong napulot na kaunting tips mula sa akin. At magkita-kita pa rin po ulit tayo sa mga susunod pa nating Boracay Travel Vlogs. Bye everyone!